Magandang umaga po mga kapatid at mga kaibigan. Ngayong umaga ang ating devotional text ay matatagpuan sa Isaiah chapter 30, and I'll be reading to you verse 1 up to 13. Ganito po ang pagkakasabi sa verse 1. Woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel but not of me, and that cover with covering but not of my spirit, that they may add sin to sin, that walketh to go down into Egypt, and have not asked at my mouth, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt. Therefore shall the strength of Pharaoh be your shame, and the trust in the shadow of Egypt your confusion. In verse 8, now go, write it before them in the table, and note it in a book, that it may be for the time to come, forever and ever, that this is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law of the Lord, which says to the seers, see not, and to the prophets, prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things, prophesy deceits. Get you out of the way, turn aside out of the path, cause the Holy One of Israel to cease from before us. Wherefore thus saith the Holy One of Israel, because you despise his word, this word, and trust in oppression and perverseness and stay thereon, therefore this iniquity shall be to you as a bridge ready to fall, swelling out in a high wall, whose breaking cometh suddenly at an instant. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Experiencing God's best. Yan po ang title ng ating tatalakayin ngayong umagang ito. Now, gusto po natin lahat, tayong lahat ng mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, na ma-experience natin ang God's best. Diba? And God's best ng Panginoon, hindi lang sa isang araw, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Kaya lang, kalimitan po mga kapatid, ay napapangunahan natin ang Panginoon na imbes na siya ang masusunod sa ating buhay, ang sarili natin ang nasusunod, hindi ang Panginoon. At ito po ay, ganito po ang nangyayari sa bayan ng Israel, na kung saan ay imbes na mag-take sila ng counsel from the Lord, ay pumunta pa sila sa Egypt at doon humingi ng counsel at nag lahat ng mga may pwede maitulong ng Egypt. Nasabi ng Panginoon sa later part ay ito ay magiging nilang kahihiyan at magiging nilang confusion dahil inignore nila ang Panginoon. Now, dito nga, sa unang passage ng salita ng Panginoon, sa verse 1, ano po ang sabi dyan? Woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel but not of me, and that cover with the covering but not of my spirit, that they may add sin to sin. So, yun. Hindi sila humingi ng counsel sa Panginoon, pero ay sa bayan sila ng Egypt humingi. Now, imbes na magtiwala sa Panginoon, sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang magagawa, ano, sa kanyang mga pangako, ang Israel ay nag-focus sa threat ng kanilang mga kaaway at sa kanilang mga atake. At sa ganitong sitwasyon ay nag-desisyon sila na yung safest approach is to rely on Egypt, ano, sa tulong ng Egypt imbes na tulong ng Panginoon. Kahit pa nga ang Panginoon meron sa kanilang sinabing solusyon, ay inignore nila yon. Kasi parang mahirap naman yung solusyon ng Panginoon. Kasi ano po ang solusyon ng Panginoon? Ang solusyon ng Panginoon sa bayan ng Israel, mag-repent lang kayo, magsisi lang kayo ng kasalanan nyo at magbalik loob sa akin at ako ang bahala sa inyo. Yun ang solusyon ng Panginoon. Pero hindi po nila napagkatiwalaan ng Panginoon.
At ginawa nila, sinubstitute nila ng sarili ng plano, ang plano ng Panginoon sa kanila. Ano? At ito nga, na-miss nila ang best ng Panginoon, ng Diyos Ama para sa kanila, sa kanilang bayan. At nagsuffer po ang bayan ng Israel. And even up to now, nagsasuffer ang bayan ng Israel sa threat ng kanilang mga neighboring countries. Now, tayo po naman po mga kapatid, pag tayo ay gumagawa ng desisyon, may gagawin tayong desisyon, saan po tayo nagpo-focus? Nagpo-focus ba tayo sa Panginoon, sa kanyang salita, o sa problema na hinaharap natin? Saan kayo nagpo-focus mga kapatid? Mabilis ba kayo? Listo ba kayo na tanggapin ang advice ng ibang tao kaysa sa mag-seek ng guidance galing sa scripture? Now, mga kapatid, kahit pa nga it seems na ang plano mo ay parabagang maganda ano, na plano at most promising option ang mayroon ka, pag iniwan mo po ang Panginoon sa equation at hindi mo siya kinonsider sa solution ng problema mo or even sa simula pa lang, ay posible po mga kapatid, it's very possible na magiging hadlang sa desire ng Panginoon na ma-experience mo ang kanyang best sa buhay mo. Posible na hindi mo ma-maximize or hindi mo ma-enjoy ang best ng Panginoon dahil pinapangunahan mo siya. Mga kapatid, kung tayo po ay natetempt na gawin natin ang mga bagay gamit ang ating sariling lakas, ang sarili nating mga options, ano? Alalahanin po natin ang Panginoon. Ang kanyang guidance, mahalaga na ikinoconsider natin palagi sa ating mga desisyon. Dahil nasa Panginoon, mga kapatid, sa pagtitiwala natin sa Kanya, sa pagiging nating patient, tahimik tayo na nagtitiwala sa Panginoon, ay nandun po ang strength ng Panginoon. Sinabi niya ito sa Isaiah chapter 30 verse 15. Pag sinunod natin ang Panginoon, igagaid tayo ng Panginoon para ma-maximize natin ang best experience that God can give us, mga kapatid. So, yun po ang paalala sa atin ng Panginoon. I hope na next time na gagawa tayo ng desisyon, i-consider po natin ang Panginoon para ma-experience natin ang God's best sa ating buhay. Tayo po isang mandaling manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong gabay sa bawat isa amin, sa pinakita mong experience ng Israel na hindi nila na maximize Panginoon, hindi nila na enjoy ang best experience sa iyo Panginoon dahil sa pinangunahan kanila Panginoon. Dalayan ko po na nawa wag na po maulit sa amin Panginoon ang na-experience ng Israel. Nawa ma-experience po namin Panginoon ang pinaka-best from you Panginoon. Ganun din po Lord, dalayan ko na patuloy niyo po kami ingatan sa aming mga gagawin sa araw-araw. Mailayo kami sa anumang threat ng COVID-19 Panginoon. Higit lalo Panginoon, dalayan ko po na pangunahan niyo ang aming mga lingkod bayan na sa pagsisikap na ma-stop agad, Panginoon, makontrol ka agad ang virus na ito. Maraming salamat po at lahat ng ito aking samot na langin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po and God bless you all.